Hi everyone! Good morning! For today's video, pupunta po kami sa malayong lugar. Dahil OBON YASUMI pa rin, kaya mamamasyal na kami ngayon. Actually, OBON YASUMI, katulad ng sinabi ko last time, araw ng mga patay dito sa Japan. Yung family nila, yung asawa ko, yung mga patay nila, sobrang lalayo ng lugar. Dapat talaga pupuntahan namin. Kaso, sabi ng nanay niya, huwag na lang kasi nga natatakot din. Dahil pa rin dito yung COVID. Hayat pero pa rin. Ibig sabihin talagang pa rin ang COVID dito. Malala. Mas lalong dumarami. Kaya imbis pupunta kami dun sa lugar kasi medyo malayo na, na-desisyon na lang yung biyanan ko na wag na lang. Kaya kaming dalawa ngayon, pupunta kami sa isang kawa na mahabang ilong, or hindi naman mahaba actually, may sapa daw na pagkaganda-ganda, yun ang pupuntahan namin. Nasa kalagitnaan din ang bundok. Eh alam niyo naman kami, di ba, mahilig kami sa bundok, kaya yun ang pupuntahan namin. Nandiyan kang kakaroon mula sa lugar namin sa bahay, 3 hanggang 4 na oras ang babiyahin namin. So medyo malayo din. Medyo malayo din, kaya mahaba-haba pa rin ang biyahe. Dahil mainit, magsasanglas ako. Sobrang init, alam nyo, ayoko talagang lumabas. Pero kasi gusto niya. Bukas may pasok na siya, ako wala pa. Pwede raw, pumunta nga kami doon. Actually, ako yuk sana. Itutulog ko na lang o ipapahinga ko na lang. Pero, makiusap siya. Sige na lang. Para din meron akong mai-content. Kaya, ayun. Punta kami ngayon. Sobrang init talaga dito ngayon sa Japan. Alam nyo guys, yung init dito sa Japan, hindi ganun katulad sa Pilipinas. Kasi sa atin, sa Pilipinas, mainit man, pero may hangin. Kahit pa paano, medyo may hangin. Dito, hindi. Mainit na, wala ka talagang sabihin mo kahit pa paano may hangin na sa'yo. Wala. Kaya, marami na heat stroke dito ng mga matatanda. Kaya, ayan, nag-start na kami bumiyahe. Magda-driving lang kami. Pag ganun, okay na ako nun. Masaya na ako nun. Basta hindi ako ang magda-drive. Kasi ayoko mag-drive ng malayuan. Totoo lang. Nakakapagod. Eh siya, sanay naman siya eh. Thank you.
maliit na poles. Mamaya ako malalaman, pero hindi ko lahat nakita yung buong video nun. Sa totoo lang guys, dito sa Japan, maraming magagandang awa o ilog. Marami silang magaganda, malilinis na ilog dito. Yun nga lang, nalayo. Minsan nakakatakot din, pero okay lang naman. Ayan, hello po ulit sa inyong lahat. Sa mga oras na ito, nakadalawat kalahating oras na po kaming bumabiyahe. So medyo nararamdaman ko, malapit-lapit na kami. At kahit papaano, nakatulog din ako kanina. Kaya ayan na, pag nakita na natin ang mga malalaking bundok na yan, malapit na tayong makarating sa ating paroroonan. Nakita nyo naman, di ba? Naglalakihan ng mga bundok na yan. Kaya sa totoo lang guys, dito sa lugar namin, probinsya na po talaga dito. Malayo kami sa city talaga. Kaya madalas ang napupuntahan namin talagang mga bundok lang. Nakita niyo yan guys, 'di ba? Ang ganda. Kagigising ko lang po talaga. Napatulog ako kanina. Sa sobrang tagal din ng biyahe. Kaya sabi ko, tulog na lang muna ako. Kaya nung nagising ako, sakto naman, andito na talaga kami sa boundary ng Kochi-Ken, kung saan pupuntahan namin yung pinakasikat na malinis na ilog dito sa Kochi-Ken. First time namin makakapunta dito ngayon. So sa tingin ko, medyo malapit-lapit na at mararating na rin namin ang lugar na yan. Actually guys, nakikita ko na yung mga maliliit na ilog. Hindi ko lang mapakita sa inyo sa camera dahil nahihirapan akong kunan. Kaya naisip ko, talagang yung ilog na sinasabi nila, mahaba talaga yun. So nag-i-start na rito sa dinadaanan namin. Ayan o, ayan ilog na po yan. Yan, pinapakita ko sa inyo. Ilog na po yan kung saan meron din kaming nakikitang mga naliligo na din po dun sa baba. Kaya napaisip ako na talagang yung ilog po na sinasabi nila is talagang mahaba. Dahil dito pa lang sa binabaybay namin, may ilog na po kaming nakikita at may mga tao na rin mga naliligo sa baba. Kaya siguro nga talaga mahaba yung ilog na sinasabi nila. Kaya mamaya malalaman natin na talaga kung gaano talaga kahaba yung ilog na sinasabi nila. Sa ngayon naman guys, medyo natatakot na ako kasi yung area or road na tinatahak namin ngayon is masyado ng makitid. Kaya parang feeling ko, kung bibilisan namin ang pag-drive dito, medyo delikado din, no? Dahil sa totoo lang guys, ayan, nakita nyo po yung ilog na yan. So dito pa lang talaga nag-i-start na may ilog na. So yun nga po, balik ulit tayo sa sinasabi ko na yung daan medyo kumikipot na o nagiging makitid na yung daan. Kaya medyo nakakatakot na rin guys. Kaya sinasabihan ko ang asawa ko na kung pwede lang dahan-dahan ang pag-drive kasi medyo hindi naman straight ang mga road dito. Medyo meron ding pasigsag ang daan namin kung napapansin ninyo. Kaya kung hindi talaga iingatan ang pag-drive, medyo delikado. Alam niyo po ba guys, itong pagpunta namin dito is hindi po talaga planado.
dahil ang nakaplano po talaga is pupunta kami sa mga kamag-anak ng asawa ko na mga namatay na para bisitahin namin yung mga puntod nila katulad ng ginagawa natin sa Pilipinas. Eh kaso nga nabago ang plano ng kanyang nanay na wag na lang tumuloy dahil nga natatakot sila sa COVID na medyo tumataas na ang bilang ng mga nagkakaroon ng COVID dito sa amin. Siyempre, may edad na rin sila. Sila yung mga prone o madaling mahawa ng COVID. Kaya naisipan namin na dito na lang muna kami pumunta. Kung mapapansin nyo guys, medyo kumikipot na yung dinadaanan namin. Patunay lang na malapit na naming marating yung sinasabing pinaka main attraction ng Kireikawa na pupuntahan namin. So ngayon, nakikita ninyo, medyo makitid na talaga yung dinadaanan namin. Ganun pa man, excited na kaming dalawa na makarating sa lugar na yun.